Good afternoon po, Sir Paul. Magandang hapon po sa inyo. At maraming salamat po sa paglapit nyo sa Wanted sa radyo. Nabanggit nyo nga po na nais nyo po makipagbalikan sa inyong misis. Simula kailan pa po kayo hindi magkasama ng iyong misis, sir? Ito po, lagi na po siya nagtatrabaho ng Maynila. Kailan, simula kailan po yun, sir? May isang taon na po. Isang taon na po nakaraan. Kailan po siya nagsabi, sir, na ayaw na po niya? Nung pinabarangay ko po sila. Kailan po? Nito lang pong September. Ano po ang sinabi ng inyong misis sa inyo, sir? Sabi niya po sa akin, pag pinabarangay ko daw po sa lalaki niya, ihiwalayan niya po ako. Ah, so may lalaki na po ito? Yung po ang kongkot, nabasa ko po sa chat niya na mahal sunduin mo ako, pupunta tayong Sorsogon. Na hindi dapat sa inyo, pinadala doon sa kanyang bagong kinakasama, tama ba? Hindi pa naman po sila nagsasama, kumbaga po nagkikita-kita lang sila. Bago niyang boyfriend? Parang ganun din po. Oh. Kayo ba, sir, kasal po? Opo. Ilan po ang inyong mga anak? Tatlo po. Tatlo. Ano po ang naging dahilan ng inyong misis sa inyo, sir, nang nakipaghiwalay siya sa inyo? Yun nga pong pinabarangay ko po siya nung paano po nahuli ko siya na kachat niya yung lalaki niya na magkikita nga po sila sa Sorsogon. Sorsogon? Ano po ba ang pinaalam sa inyo ni misis, sir? Nabanggit niyo, nagtrabaho lang siya sa Maynila. Ano ang pagkakasabi niya sa inyo? Magtatrabaho po siya sa Manila para daw po makaalwan na luwang kami sa buhay. Pagkatapos po, iba na po ang kanya, umuwi siya ng Bicol na bago siya umuwi, nagte-text po sa akin na pag-uwi niya daw po, ang gusto niya daw pong kasama magpariban, si Tony, pagkatapos po. Bigyan natin ng tissue si sir. Pagkatapos po nun, sir, hindi na po siya. Pagkatapos po, napagamot daw po sa saga yung ang gusto rin po kasama si Tony. Yung Tony po. Yung Tony po, ito yung bagong boyfriend niya. Siguro po, at kasi po mahal na pantawagan nila eh. Nung nagpa-barangay ka, sir, ano pong nangyari sa usapan ninyo? Binaliwala po ako ng barangay. Bakit daw po? Di ko po alam, ako pa nga daw po ipapakulong, sabi kang kapitan. Dahil? Ano pong sinabi sa inyo? Dahil pinagbibintangan ko daw po sila. Oh, eh bakit naman kayo ipapakulong kung totoo naman pala yung sinasabi ninyo? Eh, binigay ko nga po sa kapitan yung mga chat nila, hindi man po pinaniwalaan. Bukod sa chat, sir, ano pa ang iba niyong pruweba na meron na pong ibang lalaki si Mrs.? Nakita ko po yung lalaki na nagtatrabaho po sa ko na bigla na lang nagpabayan at yun po pala susunduin na naman po yung asawa ko. Kayo po ba ay nakita niyo po mismo yung lalaki? Nagpunta po ba kayo doon sa pinagtatrabahohan ni Mrs.? Hindi po, doon po sa amin pag uuwi po siya. Ah, so pag uuwi si Mrs., po, sumusunod din yung si Tony? Dahil taga ron din po sa amin na eh. Kapitbahay niyo po? Hindi naman. Sa Ilaya po nakatira. Ah, okay. Magandang hapon po, Ma'am Jocelyn. Yes, ma'am. Magandang hapon po. Ako po si Attorney Pao ng AXIS Party List at kasama po natin dito ang inyong asawa na si Sir Paul. Opo. Ma'am, at inireklamo po kayo ni Sir Paul dahil meron na daw po kayong ibang boyfriend or kinakasama po. Ano po ang masasabi niya doon, ma'am? Ma'am, wala po talagang katotohanan po yan. Kasi kahit naman po ngayon, wala po talaga. Kasi sa kanila naman po ako umuwi pag ako umuwi. Okay. Yung sinabi niya po na kasama ko sana sa pagpagamot dahil po may motor siya. Sino po ba itong si Tony, ma'am? Yung dito po sa amin, kamag-anak ko rin po yan eh. Kamag-anak po ba niya si Tony? Kamag-anak ko po yan. Pinsan ko pa po yan. Pero bakit mahal ang tawagan niyo, ma'am, ni Tony? Ganto po ang nangyari niyan. Nasa Maynila po ako, ayaw niya po akong kausapin. Nepon. Pag pinakausap ko po siya, mga anak ko lang ang pinapakausap niya. Kaya ginawa ko, kinansyab. Pus, kumbaga, inano ko po yung lalaki na para magselos si Paul kung talagang mahal niya ako. Ah, okay. So, may pagpapaselos na naganap. Tama po ba ako ng pagkakaintindi, ma'am? Parang ganun po, ma'am. Dahil nagtatampo po ba kayo kay Sir Paul? Opo, kasi syempre malayo po ako sa kanila eh. Inisip ko rin sa kanya, baka may babae na kasi ayaw niya akong kausap. Sir Paul, ayaw mo daw kausap ang misis mo. Yun nga, kaya po ayaw mo siyang makausap gawa ng si Tony, laging hinahanap niya. Pero sir, ang nabanggit po ni Ma'am Jodeline, inamin naman niya, Ma'am Jodeline, tama ako, nagtawagan lang, kinunchaba mo yung pinsan mo, yes. Nagtawagan yes, kayong yes, mahal ma'am. Para pagselosin si Sir Paul. Yes. Ayun na, sabi ko sa inyo, baka misunderstanding lang yan, sir. Sir, yun naman po ma'am. Pala. Meron tayong conversation galing po sa inyo. Alam ko siya kausap mo, sabi ni Sir Paul. Sabi ni Ma'am Jodeline, oo, si Tony ang kausap ko ngayon. Bakit? Sabi ni Sir, bakit? Kayo na ba talaga? Sabi ni Ma'am,
Oo. Mm. Bakit, Jody? Sabi ni Sir Paul. Sabi, anong bakit? Hindi mo ba kami inisip? Sabi ni Sir Paul. Ang aki ko, ang pag-iisip ko ba ko ikaw? Hindi ko alam yun, sir. Kung maintindihan. Sabi po ni Sir, one ba ang sinasabi mo na hindi mo ako niloko? Sabi ni Ma'am, bakit anong ginawa mo? Wala kang pakialam. Hindi naman kita asawa kasi naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo ngayon? Pinapatunayan na namin. Kasi puro ka-intriga. Okay. Ma'am, wala pong kano. Pagpaselos na lang po yung ginagawa ko kasi nga po, lagi po si Tony ang nasa isip niya. Okay, sige. Sir, ang inilapit mo dito sa amin, magkabalikan kayo ni Mrs. para maging buo ang inyong pamilya, magkaayos kayo. Ngayong narinig mo po yung sinabi ni Ma'am Jodeline na ginawa lamang daw po, allegedly ha, ginawa lamang daw po niya yun dahil gusto niya kayo magpaselos, meron po siyang kaunting tampo, nais yes, lamang ma'am. Niya kayong, kumbaga eh, siguro, ano nga, magustuhan niyo ulit siya, parang ganun yung feeling siguro ni Ma'am Jodeline ng mga opo, panahon na yun. Opo, dahil malayo po ako sa dahil kanilin. Malayo daw siya. Ano po ang masasabi niya, sir? Gawa-gawa niyo lang po yung kwintong yan. Pero kayo, sir, dahil nabanggit niyo kanina, nais niyo pong magkabalikan kayong dalawa. Ano po ang nais niyong gawin ni Ma'am Jodeline para kayo yung dalawa ay magkaayos? Siya naman pong ayaw eh. Ma'am Jodeline, gusto mo pa ba na magkabalikan kayo ni Sir Paul? Kasi sabi po niya kanina, sir, nagpinagsiselos lang niya kayo. So, I'm assuming na baka nais din naman po ni Ma'am Jodeline na mag-aayos kayo, no? Naputol lang, no? Nito pong bago siya umuwi ng Bicol, nagsinungaling pa nga po sa amin. Ano pong sinabi sa inyo? Dahil lang sabi niya po, sa birthday daw po ng anak ko noong 17, uuwi siya sa amin. Pagkatapos po nung 16 po, nag-text po ako sa amo niya na 16 pa lang daw po umuwi na ng Bicol. Pero ang sabi niya po, 29 pa daw po siya uuwi. Gawa nang hindi daw po siya pinag-day off. Pero nasa Bicol po pala. Pagkatapos ilang araw pa hindi umuwi sa kanila. Pero sir, before si Tony, meron ka na bang ibang paghihinala na meron pong iba talagang kinakasama o hindi ka na mahal ng iyong misis? Yung mga kalam po, malapit po siya sa ibang mga lalaki. Malapit siya sa ibang mga lalaki. Baka naman sir, misunderstanding lang po talaga yun. At kung halimbawang totoo na nagkasala si Ma'am Jodeline, kung talagang aminin niya na meron siyang pagkukulang at kung nangyari man yung sinasabi ninyo, willing po ba kayo natanggapin siyang muli? Para po sa mga bata. Para sa mga bata, okay kayo sir. Ano po ang nais niyong marinig sa inyong misis para po magkaayos po kayong dalawa? Mabalik po siya sa dati, hindi po yung ganyan na puro ibang tawang hinahanap. Lalos wala na kaming halaga sa kanya eh. Paano nyo nasabi sir na wala na po kayong halaga sa kanya? Dahil pag yung kinukontak ko namin siya, ibinablock po kami pagkatapos minumute nyo para hindi kami makakontak sa kanya. Aba, eh parang iba naman na yata yun kung minumute at binablock pa kayo sir. Oo, hindi na siguro basta pagpapaselos yan. Pero meron ba kayong ibang ginawa sir nung dati? Siguro nung simula na umalis si ma'am Jodeline, ano, na nagtampo siya sa inyo? Dahilan para magtampo siya sa inyo? Nung kampo na pangko po siya, natiiko po siya, nagawa ano po na, dati po kasi may kinakasama na rin po yan at may anak po. Tapos po na nasaksak niya po yun, kumuha po siya ng kanina, nag-away kami at kaya niya rin daw gawin sa akin yun. Sasaksakin ka? Inagaw ko po yung kanina, salik ko po siya inawakan. Oh, grabe naman po yung ano. So may hawakan pa sa leeg na nangyari. Pero ito ay matagal na pong panahon, sir. Opo, matagal okay. Matagal na po. Dalawa pa po yung anak namin nun. Ah, okay. So kumbaga nagkapatawaran na kayo dun sa party na yun. Sige, sir, ganito po ha. Kasi hindi po natin makausap ulit si Mama, no? Pero base po sa narinig namin sa statement, at narinig nyo din, sir, sa sinabi ni Ma'am Jodeline, ay kumbaga parang ito ay nagpaselos lang. Yun, sir. Nagpaselos siya. Nagpapansin lang siya sa inyo. Sabi niya. Okay? At kagaya nga ng nabanggit ko kanina, kung talaga pong nagkasala siya at pag-usapin namin kayo ulit, sir, baka naman maayos pa po kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon. At least, ngayon may pagkakataon kayo para makausap siya, magharap kayo. Kahit hindi po on live na matawagan natin si ma'am, napapanood po niya kayo ngayon. Sabihin niyo po kung ano yung nais niyong sabihin sa kanya, sir. Puro na lang po kasi nung alingan na sinasabi niya eh. Di ba po yung sasabi na tutu? Yung pag-uwi, irapan lang niya. Hindi nila sasabi na tutu eh. At nagsinungaling pa sa amo niya, hindi siya pinapadiyo.
kung sakali, sir, napag-usapin namin kayo, willing po kayo na makipag-usap ulit sa inyong asawa? Okay naman po, at yung mga bata naman po nagre-request eh. Sige po. Kasi kung hindi po natin matawagan sa ngayon, sir, isi-schedule po namin ulit kayo para po makapag-usap po kayo ulit ni Ma'am Jodeline. Ma-mediate natin siya rin kung ano yung baka hindi lang talaga pagkakaunawan ito or kung meron niyang pagkakasala si Ma'am, at least po, malinaw po natin kung siya ay manghihingi ng tawad, kung kinakailangan ba na tigilan na niya, kung may relasyon ba talaga, at kung ano po ang gagawin sa inyong mga anak. Kausapin na lang natin sila off air kasi kawawa po yung mga bata. Yung mga bata po ay pare-pareho pong minor de edad at kung nakikita niyo naman po, talagang umiiyak na po sila at mukhang namimiss na po yung nanay nila. Sa kasalukuyan po, si Ma'am Jodeline po ay nagpatay na po ng cellphone at hindi na po natin makontak. Pero kami po dito sa Wanted sa Radyo, tatangkain po namin muli na mapag-usap ang buong pamilya. Kasama po si Sir Paul para po malinaw natin kung ano po ba talaga ang kahihinatnan ng kanilang relasyon. Kung sakasakali naman po talaga, sir, na hindi na po talaga kayo magkabalikan, ano po ang nais ninyong mangyari, sir? Ayaw ko pong mapapunta sa kanyang mga bata. Ayaw niyong mapunta? Bakit po? Dahil po yung lalaki po nalalulukuhan niya, may record pong rape. Baka po gawin niya rin sa mga anak ko. May record po na? Rape. Nang rape. Okay. Sige, sir. Kung ganyan po, magpapatulong na po tayo sa ating MSWDO kasi sila po ang unang mag-a-assess sa kung ano po ang kalagayan ng mga bata at kung mapapatunayan natin na meron po tayong, kung meron na talagang bagong kinakasama itong si Ma'am Jodeline. Pag ganun, sir, usapang kustodiya po yan. Papatunayan po natin sa korte na kayo po ang mas karapat dapat sa kustodiya po ng inyong mga anak. May question lang ako, Sir Paul. Kasi uunahan na natin to, no? May nakikita po ba kayong rason kung bakit po niya nagawa ito sa inyo or kung bakit po siya nagloko? Tingin niyo po ba, sir, may pagkukulang po ba kayo or may nagawa po ba kayo? Wala naman po. Yung nagsimula lang po ito pag yung tinatanong ko po siya kung bakit ubos na yung pera. Sabi ko, hindi naman tayo mayaman. Huwag ka naman magastos. Sabi niya sa akin, lagi mo nila ako sinusumbatan. Ako nalang magtatrabaho. Sabi niya po, hindi na po pagsisimulan. Yung huling message niya na sa inyo, sir, yun na yung sinasabi niya magtatrabaho siya. Yun na po. Okay. Pero hindi niyo naman po siya pinagbuhatan ng kamay. Kasi sir, uunahan na natin. Kasi madalas yan po yung sasabihin. Nasampal ko po siya. Dalawang beses ko na po siya nasampal. Nung una po yung naglalaro po silang mag-ina. Nanilagyan niya po yung anak ko ng kadena sa leeg. Kandila sa leeg? Bakit po may kandila? Kadena po. Ano? Kadena sa leeg? Kadena. Okay. Mukhang doon ko po siya unang nasampal. May justification naman, I believe, dahil kung nilagyan ng kadena sa leeg at kung hindi po biro-biro yung ginagawa, may dahilan naman po kayo para magalit, sir, dahil anak nyo naman po yung pinoprotektahan ninyo. Hindi po ba? Pero kahit ganun, sir, willing pa rin kayo makipagbalikan sa kanya? Bata pong may gusto eh. Dahil gusto po talaga ng mga anak ninyo. Lagi na lang po yung mga bata naghahanap sa mama nila. Sa ngayon, sir, sino po ang tumutulong sa inyo na mag-alaga sa mga anak niyo? Yung kapatid ko po minsan pigiiwanan ko pag may trabaho po ako. Di kaya po yung anak ko lang po nagbabantay din kasama sa school. Ang hirap na naririnig na ganito, no? May instance pa na kinadena yung sariling anak. As much as gusto po natin na makausap yung nanay para hingin din po yung panig. Unfortunately, binabaan na po tayo ng telepono at nagpatay na po ng cellphone. So, again, we will try, we will do our best, sir. Sir Paul, na matulungan po kayo dahil nabanggit nyo na gusto nyo pong magkabalikan. Kung hindi na po talaga magkabalikan at mahantong na po talaga sa hiwalayan, tayo po ay tutulong para po makuha nyo ang kustodiya ng inyong mga anak. Wag na po ninyong analahanin, sir. Kayo po ay nanggaling pa po saan, sir? Galing po kami ng Bicol. Nagpunta lang po kami ng Quezon. Kawa po nung binantaan po ako nung magulang niya napupuhutan ang bulo. Nino po? Ang tatay po niya. Ni Jodeline. Opo. Nagtaka po. May pagtatangka sa buhay ninyo, sir. Binantaan po ako. Sabi, hinaharas po ako nung lalaki niya. Dahil hinaharas din kayo ng lalaki. Naku, parang patong-patong na tong ano pala ni sir. Problema ni kaya sir. Kaya po kami umalis ng Bicol.
So ngayon, sir, saan po kayo nakatira? Nasa Quezon po kami ngayon. Okay. Sige. Ganito, sir. Hingi po tayo ng tulong sa barangay level muna ng sa Bicol. Kausapin po natin kasi hindi po natin alam kung magkapareho ba kayo ng tirahan, maghiwalay kayong barangay, etc. Pati po yung sa Quezon. At kung kinakailangan po na pumunta tayo sa mga kapulisan para magpa-blotter. Dahil kung talagang may pagbabanta po sa inyong buhay, violation po yan ng ating revised penal code kung may grave threats po talaga na ginagawa sa inyo at may ebidensya po tayo para magpatunay po noon. So kapag ganun, sir, ibang complaint naman po yun, pero doon na po sa kung sino po yung nagbabanta talaga sa inyong buhay. Ha? Siguro, Shari, interviewin pa natin in detail si sir sa kabilang studio para po makuha namin lahat ng detalye na inyong sinasabi. Sir, kasi ang nasabi lang po sa amin offhand kanina ay nais nyo pong makipagbalikan sa inyong asawa. So ngayon na narinig ko na meron pong pagbabanta talaga sa inyong buhay, magpatulong na po tayo sa mga pulis para maproteksyonan kayo at saka yung mga anak niyo po. Okay po ba kayo dun, sir? Okay po. Sige po. Ganun na lang, Shari. Kausapin muna natin si sir para malinaw natin kung ano yung kailangan niyang tulong. Thank you. Sige, sir. Tatagan mo lang, sir, yung loob mo, ha? Kasi meron pa kayong tatlong maliit na anak. Sa'yo lang kukuha ng lakas yung mga bata, sir, kasi yung nanay nila, eh, hindi mo malaman kung nasaan ngayon. Hindi man lang nagkakikipag-usap ng maayos kahit sa amin, sir, no? Pero gagawan pa rin natin ang paraan para makipag-usap, no? Para kung sakali, ano yung plano niya para sa mga bata. Okay, at saka pag ganyan naman, usually kung may previous instances na po ng violence sa mga bata, papanigan naman po ng korte kung sino po yung mas may ebidensya sa inyong dalawa. Unahin na muna natin yung sa mga anak nyo at pagkakaayos nyo, sir, tapos sundan natin ng mga pagbabanta na naganap sa inyo. Okay? Sige po. Maraming salamat po, Sir Paul. At kay Ma'am Jodeline, bukas po ang tanggapan ni Senator Raffy dito po sa Wanted sa Radyo para po makipag-usap sa inyo at magkaayos po kayo ni Sir Paul. Total, nabanggit nyo naman, ma'am, na okay pa naman kayo ni Sir. Gusto nyo lang na magselo siya ng kaunti. Eh, baka naman mapag-usapan pa nila siya rin, di ba? Hindi mo naman pagseselosin yung isang tao kung hindi mo naman talaga siya mahal or wala ka pang nararamdaman na sa kanya. Sana kalimutan niya na si Tuni. Mukhang Tuni lang siya. Wala na siyang pakialam sa amin. Uwi siya ng Bicol, puro si Tuni ang gustong kasama. Pagkataos, sabah akong pa sila maghihilingan, magtatagpuan. Sana, Judy, isipin mo man lang mga anak mo. Tatlo na anak mo, hindi mo pigiisip. Sarili mo lang pigiisip mo, tsaka yung lalaki mo. Sige po, sir. Kagaya nga na nababanggit natin lagi siya rin, no? Hindi rin ganun kadaling magpatawad. So, siguro this requires time para sa inyo. At naway makausap po natin si Ma'am Jodeline. If everything else fails, doon po tayo sa susunod na proseso. Kung nais nyo na po talaga makipaghiwalay, matutulungan po kayo ng Wanted sa Radyo, sir. Okay? Ganun na lamang po. Maraming salamat po, sir, sa pagtitiwala. At hangad po namin, pinagdarasal po namin na sana po'y maayos po ang inyong pamilya, sir. Salamat, okay? Maraming salamat po.